So hello mga kapanda, maganda yung pag-uusapan natin ngayon kasi pag-uusapan natin ngayon kung dapat bang bayaran yung mga nautang natin sa Ola or online lending apps. So ganito yan mga kaibigan, kapanda, huwag kayong maingay. Pwede nating hindi bayaran lahat ng napag-utangan natin ko. Bakit? Kasi isipin nyo, walang nakukulong sa 2,000 hanggang 3,000 lang. Kung nag-aalala kayo, kung ipapahiya kayo or nagte-text blast sa inyo, huwag nyong isipin yan. Ganito lang gagawin nyo, ipaliwanag nyo sa mga contacts nyo na ini-scam kayo or pinipilit kayong bayaran yung hindi nyo naman na-receive na amount. So, ganun na mga kapanda, kaibigan. Huwag kayong matakot, mga kaibigan. Kasi actually, mga kaibigan, yung online lending apps ay ipinagbabawal. Di ba? So, taas yung mga kamay dyan na mahigit 10 ola ang nautangan. So, ako personally, mga kaibigan, kapanda, 15. Labing limang ola. Sa 15 ola na yun, isa lang yung binabayaran ko. Mga kaibigan. So, kung gusto nyong malaman kung anong ola yung tama na dapat bayaran lang natin na nakarehistro sa SEC, huwag nyo kalimutan mag-PM sa aking application.